ako naririnig sa networking, talaga yumayaman. Pero dahil hindi ko pa nararanasan, hindi pa ako naniniwala. 16 years na ako nag-work. Grabe talagang tagal na wala man lang akong naipon, na-invest. Yung gustong-gusto mong mangyari sa buhay mo, yung plano mo, hindi natutupad. Gusto kong kumita habang yumayaman. Yung mga pangarap natin, kailangan, hindi lang po yan basta pangarap lang. Kailangan meron tayong gagawin. Kasi sabi nga, learn first before you earn. Extra income lang yung nakita ko. Extraordinaryong negosyo pala to. Malaking income at pwedeng matupad yung pangarap mo. Good morning! Grabe! Parang mga lambutin tayo ngayon. So, mas maganda, mas damihan pa natin o mas lakasan pa natin. Okay ba? Good morning! Good morning! Yan, grabe. Alive na alive tayo. So, okay lang po ba? Paki puno po yung ating mga nasa harapan. Okay lang po. Yung mga nasa likod, baka po pwedeng punan po natin yung mga nasa harapan para at least mas maganda. Okay po? So kasi po ba, yung mga papasok maya-maya ng konti, para mapuna naman po yung nasa likod. Okay? So yan. So, congratulations po sa ating mga nandito sa loob ng URTV. And also, lahat po na nandyan sa FB Live. So magandang umaga, tanghali at magandang gabi. Sa ang sulok man ng mundo. Okay po? So, grabe. So, ayan na. Ano bang meron tayo ngayon? Ano bang meron? Meron ba nakakalam? Wala. Grabe. So, dapat alam mo kung anong meron ngayon. Tama? Kasi bakit isa ito sa pinaka-importanting training na meron ngayon dito sa atin sa Unified. Okay po? At syempre, hindi naman ako papayag na hindi natin alam kung ano yung meron ngayon. Okay? So, guess ko sino? Meron ba nakakalam? Wala. Grabe. Buti na lang hindi sila acne. Grabe talaga, di ba? So, yan. So, syempre, yung oras na to ngayon, nakakatuwa kasi bakit? Andito tayong lahat para mas marami pa tayong mas matutunan. And syempre, ngayon, nandito po tayong lahat para sabi nga, di ba, walang alam. So, meron na po bang, meron nakakaalam kung ano yung mga matututunan natin ngayong gabi? Meron na po ba? Wala pa rin. At syempre, dapat talagang wala kang alam. Kasi bakit? Kung may alam ka, dapat resultado ka na. Tama? Ayan. So, mas maganda kung nandito po tayong lahat, dapat meron kang ballpen at notebook. Meron na po ba? So, itaas mo yan kung meron ka. Ay, grabe. Kompleto talaga sila at handa talaga silang matuto. Okay? So, ayan. At syempre, doon po sa mga bago, meron po bang first time? May first time po ba? Ay, grabe. Congratulations sa mga first time. Okay po. So, yung mga nasa unahan, mas maganda yung mga first time. Dalhin po natin sa unahan. Okay po ba? Okay? Yung mga first time, dalhin po natin sa unahan. Mas maganda po yan. Okay? Para kasi bakit? Kung sino daw po yung mga matatalsikan ng laway, siya daw po yung unang yayaman. So, gusto mo ba? Gusto mo bang yayaman? Yes. Siyempre, dapat dalhin po natin sa unahan yung mga bago. Kasi bakit? Mas, ano po yan? Mas deserve po nila na mas marinig kung ano po yung mga dapat natin matutunan ngayong gabi. At syempre, napakalupit na speaker. Okay ba? Kilala nyo ba ako sino yung speaker? Hindi pa. Grabe. So, ayan. Bago ko ipakilala yung speaker natin ngayong gabi, okay lang po ba magpakilala ng konti? Okay. So, ayan. So, ako po. Ayan. Ako, nahihiya tuloy ako. Okay po. Ako po si Alan Vergara. Ay, grabe. Parang ang dami kong fans dito. Okay. So, ayan. Ako po si Alan Vergara na isang negosyante. Negosyante sa San Juan, Batangas. So, meron po akong gasoline station, may water filling station, at mini grocery. Oh my God! Okay. Hindi lang po halata. Okay. So, bilang isang negosyante, syempre,
Hindi naman tayo papayag na hanggang doon lang yung makukuha natin. Okay? Meron po kasi mga negosyante na pagka akala meron ng negosyo, hanggang doon na lang yung kapasidad para malaman nila yung negosyo na hindi pa rin pala po pwede yung pagka may negosyo ka, ito na lang yung hanggang dulo, magiging negosyo mo lang. Okay? Dapat pala meron ka pang extra income. Bakit? Kasi pag dumating po yung pandemic, sino po bang hindi nakaranas ng pandemic? Taas yung kamay. Grabe, di ba lahat tayo nakaranas? Ito po yung panahon na nakaranas po yung isang Alan Vergara na, imaginein mo, marami akong negosyo pero yung pagkakaroon ko ng negosyo, hindi pala sapat yun para masabi natin na nakuha mo na lahat ng bagay. Okay? At dito sa pagkakaroon ng negosyo na meron ako, dito po ako nakaranas ng paghina ng mga kita. Yung 100% na kinikita ko araw-araw, imagine mo, bumaba po siya up to 50%, minsan mas mababa pa. Diba? At yun po yung dahilan, kaya po naghanap ako ng opportunity. Hi, Press! Grabe. So, palakpakan po muna natin si Press. Grabe. So, yun. Nakaranas po ng hirap kasi nga nagkaroon ng pandemya, diba? So, sa halip na yung negosyo na meron ako, siyempre, humina yung kita. Sabi ko nga, yung 100% na kinikita, bumaba up to 50%, minsan mas mababa pa. Anong tendency? Diba? Hihina yung kita. So, hindi naman po ako papayag na yung kinikita ko, maging ganun na lang, or yung mga traditional business ko, mawala na lang po. Siyempre, dugot pawis yung pinagsimulan. At siyempre, hindi ako papayag na tuluyang bumagsak. At kaya po ginawa ko po, so naghanap po ako ng opportunity na po pwedeng makatulong sa mga negosyo na meron ako. At yun po yung dahilan kung bakit yung isang Alan Vergara nandito ngayon. Okay? Bakit? Sa paghahanap ko, hindi po ibang tao yung nagpakilala sa akin ng negosyo na meron dito. Kasi bakit? Imagine mo, dati kong guro. Siya po yung dahilan kung bakit yung isang Alan Vergara nandito ngayon sa harapan niyo. Okay? So nagpapasalamat talaga ako sa kanya kasi kundi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon. Diba? At syempre, kung nandyan po yung mga sponsor nyo, pasalamatan nyo po sila. Okay? Palakpakan po muna natin yung mga sponsor nyo. Okay? At syempre, palakpakan po muna natin yung nasa taas. So kung hindi dahil nasa taas, wala po tayong lahat dito. Okay po? So congratulations sa atin lahat at nandito tayong lahat para mas mayroon pang mas matutunan. Okay? And syempre, sabi ko nga, sa pagkakaroon ko ng business, negosyo pala meron ako. Imagine mo yung negosyo, pero hindi pala sapat yun para sabihin natin, makuha natin yung mga pangarap na gusto natin. Okay? At ito po yung dahilan, kaya sa paghahanap ko ng opportunity na nakita ko ngayon, grabe, unti-unti ko na po nakukuha yung mga pangarap na gusto ko. Okay? So syempre, bilang isang negosyante, ngayon unti-unti na nagkaroon ng mga travel. Libreng travel ba yung gusto mo? Dito, pwede mo makuha yan. Okay? At syempre, sabi nga natin, pagka nandito ka na, dapat yung negosyo na meron ka ngayon dinagdag mo sa negosyo mo man or bilang empleyado ka man, dapat kung gusto mo makuha yung mga pangarap na gusto mo, dapat simulan mo mismo sa sarili mo para makuha mo yung gusto mo. Okay? Opo. So syempre, hindi naman po ako talaga yung speaker. Okay? So, gusto niyo po ba makilala yung speaker natin? Ayan. So ipakikilala ko na po sa inyo. At syempre, meron po tayong traditional clap. Okay? So, palakpakan po muna natin. So, yan. So, yan po yung palakpak ng mga mahihirap. Okay? So, palakpak mo ng mayaman. Gusto ba natin? Okay. Palakpak ng pangmayaman. So, sabi nga natin, isang palakpak, isang padyak, isang woo. Windows of opportunity. Okay? Okay lang po ba? Start natin. 1,000,000! Grabe, sabaw. Okay. Dapat mas intense kasi bakit? Yung speaker na to, grabe, napakalupit ito. Bakit? Isa po itong top 13 overall ng Unified Products and Services. Okay? So hindi po niya deserve yung palakpak natin na ganyan. So dapat mas intense yung maririnig po doon sa kabilang kalye. Okay po? Doon sa may makdo, abot dapat doon. Okay ba? So ngayon, 1,000,000! Grabe, pwedeng-pwede na. 2,000,000! 3,000,000! Okay, para po talaga sa akin yan. Kasi kanina pa ako nandito, hindi niyo ako pinapalakpakan. Okay, so thank you so much sa palakpak. Ngayon, dito naman sa speaker po natin for tonight, ay grabe. So dati po tong empleyado for almost 16 years.
Pero grabe, imagine mo. Yung kumikita lang ng 8,000 monthly, nakita niyo tong negosyo na to sa pamamagitan ng pinsan niya. Pero hindi siya yun nag-join. Okay? Pero nung makita niya to, hindi kasi siya inalok. Ngayon ang ginawa niya ngayon, naghanap siya ng pupwedeng makita niya tong negosyo na to at pupwede siyang mag-join. Okay? Okay lang po ba? Ngayon, habang ginagawa tong negosyo na to, nung makita niyo negosyo na to, nag-join dito sa negosyo na to at napakaganda. At ngayon, grabe, hindi ko na maarok or hindi ko na maabot yung kinalalagyan niya ngayon. Bakit? Dating empleyado pero ngayon isang negosyante. Diba? At ito pa yung malupit. Dahil ngayon, grabe, consistent top earner po ng buong Luzon. Okay, palakpahan po natin. At grabe, so isa po ito sa talagang hinahangan, pinakikinggan ko. Bakit? Siya po yung tinatagurian po namin, the woman of persistence. Okay. Overall, top 13 earner ng buong Unified. So, pinakikilala ko po sa inyo lahat. Walang iba ang nag-iisa, si Upline, Irma, Gura. 1 million! 2 million! 3 million! At milyon-milyon palakpak! Grabe! Kaya para kay Upline yun na Gura. Hello po! Good morning po sa lahat! Gising na po ba? Okay, so good morning, good afternoon, good evening po sa mga nasa live, URTV. Hello po sa lahat, all over the world, saan ka man naroroon. Nandyan ka, nandito kami. Okay? So dahil dyan, grabe! Okay lang ba? Mag-ingay ang mga nasa head office! Grabe! Sayang, wala ka dito. Kasi nandito po yung magaganda at mga gwapo. Yes! So dahil dyan, okay lang ba before ako mag-start? Palakpakan naman po natin yung ating host kanina na isang grabe. Ito po, sobrang humble po talaga na tao na nakilala ko. Kasi imagine mo, okay na sa buhay. Pero nandito pa rin kay Unify. So isang businessman from Batangas. Po natin, si Sir Alan Vergara. Grabe, lodi ko po talaga yan. So isang leader ko po sa Batangas. Okay? So dahil dyan, ano po bang meron ngayon? Bakit daw po tayo nandito? So, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko kasi nag-concert po ako. Nag-concert eh, no? So, marami po akong mga events na ginanap. Kaya, sobra yung boses ko, nagamit talaga. Okay? So, dahil dyan, so, syempre, hello po sa lahat ng nandito. I hope, grabe, hindi ka pinilit na pumunta dito. Tama ba? O baka naman pinilit ka ng upline mo. Yung upline mo, pasalamatan mo yan. Kasi pinilit ka na mag-training ngayon. Another learnings na naman, okay? So, syempre, kung nagpakilala po si Sir Alan, so, meron po ba ditong first time ako na nakita at maririnig ngayon? Pakitaas ang paa, charot. Hindi. Pakitaas mo yung kamay yung first time. Grabe! Ang dami palang first time! Palakpakan po natin yung mga first time! Grabe! So, medyo ano ko ha, kailangan mabait. Kasi maraming first time. Okay? So, syempre sa mga first time at yung mga many, many, many times na nandito, sabi nga, inugatan na! Sino po yung mga inugatan?
Hindi, joke lang. So, yung mga nandito pa rin na grabe, patuloy na nag-learn. Palakpakan nyo din po yung sarili nyo. And syempre, palakpakan po natin si Lord kasi hindi po magiging possible yung araw na to na nandito tayo kung hindi po dahil kay Lord. Okay? So, pakilala po ako ng konti. Actually, magpapakilala lang po ako. 3 hours and 3 minutes. Kaya nyo po bang makinig nun? 3 hours. Parang natulala, sabi niya, uwi na ako. Diba? Baka alas 12 pa ako makaano nito. So, joke lang po, hindi naman ganon. Mga 2 hours lang. Binawasan ko lang ng 1 oras. Okay? So, pakilala po ng konti. Ako nga po pala si Irma Gura from Tansa, Cavite. So, ako po ay dating empleyado for almost 16 years. Sino po yung mga empleyado? Pakitaas yung kamay. Grabe mga empleyado, saludo po ako sa inyo. Kasi kung kayo kagaya ko, mas matagal. Grabe, wag mo nang tagalan. Kasi mas lalo kang yayaman dyan. Charot, so joke lang. Okay, so dahil dyan. So, yun nga po, sa sobrang tagal ng aking pag-empleyado, grabe ang dami kong naipon. So, alam ko parehas tayo ng naipon. Huwag kang ano dyan. Diba? Payslip at uniform. Yan lang talaga. Talagang pinag-ano pa eh, no? So, yun lang talagang may ipon. Lalo na ako, dito lang po sa Pinas. And syempre, provincial rate. Taga Cavite. So, magkano lang po yung rate doon? Grabe, ang laki. 373. Diba? Malaking kahihiyan. At ang malupet, ako po ay single pa. Oh. Diba? Single pa kasi ang hinahanap ko na po ngayon ay yung may malaki. Alam nyo po ba kung ano yung malaki? Natatawa sila. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda. Okay? Kasi ang hinahanap ko na malaki, nasan ba yung malaki na yan? Ay, may malaking ipon. Okay? So, kala nyo kung ano yung malaki, ha? So, malaking ipon kasi ako nga, walang ipon, 16 years, single. Kasi bakit? Grabe talaga, pang ano lang yon, pang pamasahe, pang kain. Tama ba? Okay. So, sa single na kagaya ko, kulang na kulang pa. So, syempre, sa mga empleyado, sabi nga, pag hindi ka okay dito sa Pinas, anong ginagawa? Di ba? Mga nag-a-abroad, tama. So ako, pinangarap ko pong mag-abroad. Okay? Kasi that time, yung mga kapatid ko ay nasa bansang Taiwan. Okay? So ang background kasi ng work ko po, factory worker, sa electronics. Okay? So sabi ko, kayang-kaya ko magpunta sa mga ganong bansa. Kaya lang, sabi nga, kung gaano daw kahirap mag-apply dito sa Pinas, mas mahirap sa ibang bansa. Kasi bakit? Maraming requirements, may placement fee, okay? So, sa dami po ng aplikante doon, alam nyo po, ang kinukuha lang, 2-3 at ex-abroad pa. Eh mga ma'am and sir, may ex lang ako, pero hindi ako ano ex-abroad. Kala ko required yung may ex, hindi pala. Kailangan pala ex-abroad, okay? So, syempre, nakita ko po kasi that time, yung mga kapatid ko, hindi naman kalakihan yung sahod nila dun sa Taiwan. So sabi ko, kung pupunta ako sa bansang, sa ibang bansa, gusto ko sa malaki yung sahod. Okay? So gusto ko pong makapunta sa Japan or Korea. Kasi gusto kong makakita ng OPA. Kaya lang, ang nakita ko, opahan ng bahay. Yun lang nakita ko kasi bakit? Pag pupunta ka sa mga bansang yon, kailangan mo pang mag-aaral. Tama, ng language nila. Nag-aral po ako, may bayad. Wala nang libre ngayon. Okay? So nag-aral, at ito yung malupit, may exam. Ang malupit talaga nitong pagkakataon na to, hindi po ako nakapasa sa exam. Grabe,
Grabe talaga, nakakalungkot yung part na yan. Okay? So alam nyo po, dumating sa point na bakit ganun? Yung gustong-gusto mong mangyari sa buhay mo, yung plano mo, hindi natutupad. Ano na po ba kayo ng ganun? May nangyari na ba sa inyo ng ganun na ang ganda ng plano mo, ito yung plano mo, biglang hindi natuloy? Ako po ganun, yung nangyari sa akin. Kasi, alam nyo po, may mga rason bakit nangyayari. Diba, iniisip natin ito para sa ano natin, para sa ikabubuti natin. Pero, alam nyo ba, may magandang plano pala sa atin si Lord. Okay? Parang sa akin po, alam nyo, hindi po ako nakapunta ng abroad. Okay? Hindi daw pang abroad yung beauty ko. Okay? So, dahil hindi po ako nakapunta ng abroad, sabi ko, ano pa kaya? Alam mo yung hopeless na ako that time, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ano pa ba yung pwede kong gagawin para matupad yung pangarap ko? Alam nyo po, napakabait, napakabuti ni Lord. Kasi, sabi ko, bigyan niya ako ng magandang opportunity. Bigla na lang, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko yung posting ng pinsan ko. Nasa Hong Kong siya. So, ano sa post niya is yung ating negosyo. Palakpakan po natin si Unified Products and Services. So, araw-araw po siyang nagpo-post. Sabi ko, kung siya nga, nasa abroad na, okay? Sabi ko, nagne-negosyo. Bakit ako? Bakit nga pala? Hindi ko try mag-negosyo kasi first time ko pong negosyo si Unified. Okay? So, first time, hanggang sa yung pinsan ko kasi hindi ako inalok. Okay? Hindi niya ako inalok, sayang. Kasi ang inalok niya po is yung mga kapatid ko na nasa Taiwan. So, dahil hindi niya ako inalok, ganti-ganti. Hindi rin ako nag-inquire sa kanya. So, tip. May tip na agad. Okay? So, dahil nandito tayo sa negosyo, di ba? Yung inaakala mo pala na akala mo hindi mag-join or hindi gusto yung negosyo na meron ka, dapat pala inaalok mo. Kahit tingin mo walang pera. Kasi ako, siguro iniisip niya, wala akong pera. Pero, akala niya lang yon. Kasi wala talaga akong pera. Okay? So, dahil yun nga, hindi ako inalok. So, ang ginawa ko, okay? Naghanap po kami ng mga pwedeng mapagtatanungan about sa business na nakita ko sa Facebook. At ang nakita ko po, isang totally stranger. Totally stranger, malapit po sa Cavite, sa taga Dasmariñas, Cavite po siya. At ang good news po, grabe, sobrang humble na tao yung nakita namin. At ang malupit, siya po ay 53 years old na po ngayon. Pero successful siya dito kay Unified. Okay lang, papalakpakan po natin yung anghel ng buhay ko, si Abs Luz Biminda Ramos. So siya po yung anghel ng buhay ko na kung hindi po dahil sa kanya, hindi nyo po ako makikita ngayon. At magte-training ngayon. So may training po tayo, ha? Nagkukwento pa lang ako. Hindi pa tayo nagsisimula, okay? So hanggang sa ito na, ang sabi ko sa sarili ko, hindi ako marunong sa negosyo. Pero dito pala sa negosyo, ang kagandahan, meron palang mga taong tutulong sa'yo. Meron pala. Kasi kahit hindi mo kakilala, grabe, handang sila pa yung may pakialam para sa pangarap mo. Unlike sa mga kapamilya mo or taong malapit sa'yo, minsan hindi naman tinatanong, may pangarap ka ba? Diba? Pero yung mga tao na sobrang concerned sa pangarap mo, sila talaga yung nagsasabi, kaya mong abutin ang pangarap mo. Okay? Kaya palakpakan po natin yung mga anghel ng buhay natin, yung sponsor natin na nagdala sa'yo dito.
Kasi, alam mo kung wala yung pakialam sa'yo, hindi yan. Hindi ka share ng negosyo. Diba? Pero dahil nga may nakita siya dito sa negosyo natin na gusto niyang i-share para makita mo din at maging mabago yung buhay mo, bakit hindi niya gagawin? Okay? So, grabe, alam niyo po, dumating po sa point na sabi ko, meron palang ganito. Sana pala 16 years na ako nag-work. So, hindi ko naman inaano yung pag-work ko kasi may experience. Pero, tumagal. Grabe talagang tagal na wala man lang akong naipon, na-invest. Pero sabi nga, dumarating sa point na si Lord, may rason bakit ngayon lang niya pinakita sa'yo to. Kasi gusto kanyang matuto. Okay? So, hanggang sa ito na, alam niyo po ba, dumating po sa point na dahil po ako ay, tawag dito, part-time ko sinimulan, si Unified. So, galing po ng Cavite, pagkatapos po sa work, dumidiretso na po kami dito sa head office sa Quezon Avenue. Alam nyo, ilang tumbling? 4 na tumbling. Tumbling talaga, charot. So, alam mo yung effort, yung pagod, yung gutom. Tapos, di ba, sa MRT, sasakay ka, sabi nga, pagpasok mo, maladyosa ka. Pero pagtabas mo, mukha ka ng construction worker. Okay? Dati po yun. Okay? So, sabi ko, grabe talaga yung hirap. Sabi ko, totoo ba talaga na mababago yung buhay ko dito? Pero alam nyo, ano lang, tinuloy-tuloy ko lang si Unified. At okay lang ba? Sabi nga, marami tayong pangarap sa buhay. Okay? So, ako, yun yung nakita ko dito kay Unified na nagbigay ng pag-asa sa akin na pwede ko palang matutupad. Okay? At dumating po sa point na dito pala, sabi nga, kailangan aatinan mo yung mga trainings. Kailangan kasi sabi nga, learn first before you earn. So, attend ako ng training. Ang akala ko, extra income lang yung nakita ko. Alam niyo po ba, extraordinaryng negosyo pala to. Extraordinaryng negosyo na pwede palang matupad yung pangarap ko. So, alam niyo, simula po noon na naintindihan ko na si Unified, 10 months doing the business. Actually, wala pa nga 10 months. Gustong-gusto ko na mag-resign sa work. Kasi, alam niyo po, ang nararamdaman ko na, nung nandun ako sa work ko, tapos nandito na ako kay Unified, parang nasasayang na yung oras ko sa trabaho. Kasi bakit? Nang nasa work ako, ang iniisip ko na, hala, sino na yung mga kakausapin ko? Hala, yung mentor ko, kailangan ko kausapin. Mga ganun na yung naiisip ko. Kaya excited akong umuwi. At pumunta dito sa head office. Okay? Ikaw ba, noon, ganyan ba yung nararamdaman mo? Pag yan, hindi mo pa nararamdaman, malayo ka pa. Okay? Yung bang parang napipilitan ka pa na pumunta dito? Grabe. Sabi ko sa inyo, kapag naramdaman mo na dinadala na ng mga paa mo, okay? Dinadala ka na ng mga paa mo dito sa head office, grabe, malapit ka na sa pangarap mo. Okay? So, ang dami ko pong natutunan dito, actually, isa po sa natutunan, kala ko, services lang yung gagawin ko. Okay? So, dito pala, meron tayong tinatawag ng konsepto ng multi-level marketing or tinatawag na networking. So, sino po yung hindi pa nakakaalam na ang Unified ay isang networking company? Meron pa ba? Nako! Sabi nila, hala! Na-scam ako! Hala! Pyramid to! So, ako kasi, that time, hindi po ako
Hindi po ako negative, hindi rin ako positive. Kumbaga 50-50, okay? 50-50, parang ambulansya lang eh, no? 50-50 na marami akong naririnig sa networking, talaga't yumayaman. Pero dahil hindi ko pa nararanasan, hindi pa ako naniniwala. As in 50% pa lang. So, pero, grabe po yung binigay sa akin ng Unified kasi nung 10 months doing the business na nag-resign ako, finocus ko si Unified at alam nyo ba, dito sinipagan ko. Dito binigay ko yung oras ko. Okay lang ba? Wala pang isang taon, isa na po ako sa na-awardan as Achievers Awardee, Superstar Awardee, Speakers Bureau ng Company, and grabe, March kasi, nag-pandemic 2020, January po ako nag-resign. Alam nyo ba, April, isa po ako sa na-awardan as top earner ng Luzon. Grabe, imagine mo yun. Sabi ko, ganun pala yung pwede mong makuha dito na ako, 16 years nag-employed, o hindi man lang ako na-awardan as best employee or best attendance man lang. Pero dito kay Unified, grabe, last year, yung atin pong sales rally, yung ating, sabi nga, mid-year, okay, 2021, June. Alam nyo po, na-awardan ako as overall top 27 earner ng buong Unified. Okay? Overall. Sabi ko, wala. Libo-libo na yung member ng Unified, tapos overall ka. Tapos, eto na. Okay? Nung dekada, 10th year anniversary ng Unified, yung dating overall top 27, naging overall top 21 ng buong Unified. Okay? At isa na din po ako, unti-unting natupad yung pangarap, isa po sa car achiever ng company. Sino po yung nangangarap ng sasakyan? Akala ko po kasi, joke-joke lang yung may sasakyan dito. Promise, yun pala, pwede palang matupad sa akin. Kasi nakita ko naman dati yung mentor ko, meron siyang sasakyan. Pero sabi ko, gusto ko ako din. Okay? At ang malupit pa niyan, grabe, ito yung malupit. Nitong major sales rally nung June, okay lang ba, na-awardan na po ako as overall top 13 earner ng buong Unified. So grabe, so sobrang blessings na nandito. Pero yung mga achievements na meron po ako, hindi po yan, alam yun, hindi ko po magagawa yan kung hindi po sa tulong ng aking mga mentor. And syempre, sabi nga, ang kailangan mong hahanapin dito is yung tinatawag na agila. Kailangan, bago ka maging successful dito, kailangan mong makatulong din sa iba, lalo na sa mga taong nagtiwala sa'yo, na maging successful din sila. Okay? So dito pala, kung gusto mong yumaman, kailangan munang payamanin mo yung mga taong nasa ilalim mo. Okay? So kasi, habang tinutodo ko si Unified, alam nyo po, sabi nga, dalawa lang naman yung kailangan natin dito eh. Dalawang tamang tao. Yung isa, ang nakita ko po sa katauhan ng aking katrabaho before. Parehas po kami na empleyado. Ako 16 years, siya 14 years. Alam nyo po, sabi ko nga, ako single pa, pero siya breadwinner ng family. Ang sabi ko, mas kailangan niya yung negosyo. So, okay lang ba palakpakan po natin kahit wala po siya dito? Si Miss Cherry Pitong! Isa na po sa overall top 25 earner ng buong Unified
at car achiever ng company. Okay? And sabi nga, kung meron kang kakilalang magtitiwala sa'yo, meron namang hindi ka rin kakilala na magtitiwala sa'yo. Okay lang ba? Siya po ay isang dating OFW, naghaw lang po sa akin, pero taga Cavite din po siya. Okay lang ba, palakpakan po din natin si Sir Mark Perido, overall top 24 earner ng buong Unified. Sabi ko, dalawa lang. Kailangan, gustong maging top earner, kailangan yung dalawa na yon ipa-top earner mo din. Ganun po ang nangyari sa akin kasi tulungan po talaga dito. So natutunan ko po yon, syempre, sa tulong po ng aking mga mentor. Okay lang ba, palakpakan po natin sila Sir Brian Bognot. Yan po yung mentor ko na sobra talagang siya yung naging dahilan bakit nakakapagsalita, no? Siya po kasi nagturo sa akin ng paano maging ganito. Dating lalaki na naging babae. Charot, so joke lang. Okay? So, then syempre, si Absolute Santos na nasa Zamboanga ngayon. Shout out. Okay? And syempre, yung amin pong grand upline na si Abs Nor Usop na grabe. Sila po yung mga taong nagsabi sa akin, ano ba yung pangarap mo sa buhay? Kaya ikaw, pag tinanong ka ng upline mo, ng mentor mo, may pangarap ka ba? Gusto mo bang makuha yung pangarap mo? Pag sinabi niya na tutulungan ka niya, grabe, i-grab mo na yung opportunity na yon. Kasi wala pong yumaman na nagsolo. Okay? Huwag kang magsosolo kasi hindi mo kaya. So kailangan po natin ng mga taong makakasama, nandyan yung mga upline, and syempre, nandyan din po yung mga taong magtitiwala sa'yo. Sabi nga, tulungan. Kailangan natin ng tinatawag na teamwork makes the dream work. Okay? So dahil dyan, so alam nyo po, sabi nga, dito sa negosyo, para makita mo yung dalawang tamang tao, meron kasi tayong tinatawag na three types of dealer, okay? So hindi na po ako magsusulat, iyan ako na lang kasi mag-slide po ako. So merong three types of dealer. So yung una, user. Oh, hindi po share ha, user. Okay? So user! So user, ibig sabihin personal use. Ikaw ba yan? Personal use lang yung system, ano, social, mayaman, okay? Then, yung pangalawa is yung retailer. So, yung retailer naman po, ito yung gagamitin mo. Okay? Gagamitin mo yung services at iaalok mo sa iba. Okay? And then, yung user at retailer, 20% lang po yun ang kitaan. Tama? 20% lang ng kitaan. Pero, ano ba yung gusto natin? Kumita, yumaman. O, di ba? Gusto pala nating yumaman. Bakit puro ka lang ano? Pagbabayad ng bills, charot. Sa joke lang. Okay? So, ako, nung tinanong ako niyan, sabi ko, gusto kong yumama. Ay, gusto kong kumita habang yumayaman. So, meron kasing pangatlo. Ito po yung builder. So, para daw, makita mo yung mga tamang tao, yung agila mo, kailangan mong maging builder. Ano po yung builder? Siyempre, magtatayo ka ng malaking grupo. Dahil pag nagkaroon ka ng malaking grupo, magkakaroon ka din ng malaking income at pwedeng matupad yung pangarap mo. So dahil dyan, so siyempre, mag-slide ako. So ito pong ano natin, okay? So yung atin pong pag-aaralan po ngayon, ang training po natin is yung tinatawag na, okay. Ay, baliktad ba? Ay, sorry. Sorry talaga kasi wala po sa amin ito. Okay. Grabe. So, syempre ang
ating training ngayon is yung tinatawag na Unified Skills Assessment Program. Okay, so nakikita niyo naman po yung slide. So, sabi nga, sa usap, kapag ikaw, sino po dito yung mahihain? Meron bang mahihain? Kasi ako yan. Dati po, sobrang mahihain ako. Ayoko pong magsasalita sa unahan, tapos pinapakinggan ako ng maraming tao. Pero ang sabi nga, kailangan daw tanggalin mo yung hiya mo. Kasi walang yumaman na mahihain. Dapat makapal ang muka para kumapal ang bulsa. Okay? So, tanggalin mo ang hiya mo kasi, nako, hindi kaya yaman. Okay? So, dahil dyan, so, isa po ito sa kailangan nating matutunan kasi, sabi nga, pwede ditong matupad yung mga pangarap natin. Okay? So, yung mga pangarap natin, syempre, magkaroon ng house and lot, magkaroon ng cars, makapag-travel, at magkaroon ng savings. Actually, sa lahat pong yan, unti-unti, natupad ko yung pangarap ko, nagkaroon ako ng sasakyan, nakapag-travel, at syempre, kahit papano may savings, tama? And, sabi nga, yung mga pangarap natin, kailangan, hindi lang po yan basta pangarap lang. Kailangan meron tayong gagawin dito sa mga pangarap natin, okay? So, kailangan, di ba? Sabi nga, preparation. Dapat kasi decided ka na gusto mong makuha yung pangarap mo. Determinado ka dapat na makuha yung pangarap mo. Kasi bakit? Kapag ikaw, determinado ka, tapos nakita mo yung magandang opportunity, lalo na nandito ka ka-unified, grabe. Yung opportunity na to na pwede mong makuha yung pangarap mo plus prepared ka, okay? Grabe, equals to success po yan. Okay? Preparation plus opportunity equals success. Okay? So, syempre, sabi nga, kailangan natin kahit papano is meron tayong tinatawag na skills. So, 15% po. Dapat marunong ka sa skills. Pero, pinakamalaking porsyento is yung tinatawag natin na attitude. So, sabi nga, kahit saan ka pumunta, okay? Kahit saan pa yung larangan na gagawin mo, napaka-importante na maganda yung attitude mo. 85%. So, malaki pong porsyento yung attitude, 15% lang yung skills. Kasi kahit magaling ka, matalino ka, malupit ka, 'di ba? Feeling mo ang galing-galing mo sa ginagawa mo, pero pagbagsak ka sa attitude, hindi ka magiging successful. Okay? So, kaya nga po total niyan 100%. So, dito po sa negosyo natin, merong mga paraan, okay, para mas lalo nating magawa si Unified. So sabi nga, meron tayong tinatawag na five fingers kung gusto mong magkaroon ng malaki at matatag na grupo. Okay? So ang una sa five fingers is yung tinatawag na prospecting. So ano po ba yung prospecting? Okay? So yung prospecting, exploring, gathering data, okay? So, yan po yung prospecting na tinatawag. So, kapag ikaw daw po magpo-prospecting, kailangan be polite. So, di ba, ang atin pong negosyo ay tao. So, kapag negosyo natin ay tao, syempre kailangan marunong kang makipag-usap or marunong kang humarap sa tao. So, kailangan maging magalang, maging okay ka pag kaharap mo is yung mga business partner or yung mga prospect mo. Okay? So,
And always, dapat naka-smile. So patingin nga po yung mga mukhang naka-smile. Yan, kahit po naka, yung iba naka ano, naka face mask, sabi nga kita pa rin yan sa mata. Okay? So sabi nga, kapag ikaw nandito ka sa negosyo, kailangan kahit gutom ka, smile pa rin. Okay? Kahit ano yung nararamdaman mo, smile ka pa rin. Kasi nga, pag nakita ng prospect mo, nakasimangot ka, sa tingin mo, sasamahan ka. Diba hindi? Okay? So always smile. And pag ikaw laging nakasmile, may blessings na laging darating sa'yo. Kasi pag nakasimangot ka, naku, tatalbog yung blessings. Mapupunta sa nakasmile. Kaya tabihan nyo yung nakasimangot para sa'yo mapunta yung blessings. O, diba? Diba, sir? Kaya si sir sabi niya, mag-i-smile lang ako. O, diba? So, ayun. So, sabi nga, pag magpa-prospecting ka, kailangan mo daw ng tinatawag na form. So, yung form, hindi po yan yung form 137, ha? Hindi yan yung pipil upan mo, baka, ano, ha? So, hindi. So, yung form na tinatawag, ito po yung F, family. Yung O, occupation. Yung R, recreation. And yung M, message. So, may mga meaning po yan. So, pag mag-prospecting ka daw, okay, kailangan mong gamitan ng form. So, paano ba ako nagpa-prospect sa aking mga gustong share ng negosyo? Okay? So, eto po siya. Di ba meron tayong mga kakilala? Actually, kagaya po sa akin, hindi po talaga ako yung, alam mo yun, sabi nga introvert, pag hindi mo ako kinausap, hindi rin kita kakausapin. Pero nung nandito na ako sa Unified, grabe, yung mga hindi ko kinakausap before, kailangan ko na kausapin. Okay? Kailangan ko na palang kausapin. So, meron po kasi ako before na mga classmate, mga kakilala. Okay? So, dati po kasi, di ba, lalo na nung pandemic, ang ginagawa ko, pag nagpo-form ako, okay, for example, sa online, yung mga dating hindi ko naman nilalike yung post, yung mga dating hindi ko naman kinocomment ng post, grabe, ako na po yung likers nila. So, isa pong paraan yun ng pagpo-prospecting. Okay? Tapos, eto na. So, ang pagpo-prospecting kasi, hindi mo pa siya i-invite, ha? Prospecting pa lang. So, ang ginagawa ko, sabi nga, ine-explore mo pa lang, ini-stock mo pa lang yung shesheran mo. Okay? So, ako, ini-stock ko yung kakilala ko before, okay? Yung classmate ko. Tapos, for example, dapat kasi magkakaroon kayo ng tinatawag na building rapport. So, kailangan meron kayong mapag-uusapan. Okay? Huwag muna, dahil kinausap mo siya, is shasharean mo na agad ng negosyo. Alam mo, pag yun yung ginawa mo sa shasharean mo ng negosyo, ang iisipin niya, pagkakakitaan mo siya. Kaya wag pong ganun yung gagawin nyo, ha? So dahil po lagi na ako nagla-likes, nagko-comments, so, minessage ko na siya. Pero yung pagka-message ko, hindi yung kamusta. Wag din yung kamusta agad, okay? Kasi pag kinamusta mo, ang akala niya, mangungutang ka. Okay? So hindi, ako yung sinasabi ko, grabe, ano ba yan, yung aking classmate. Mate, grabe, ang galing mo pala sumayaw, nagti-TikTok. Ngayon ko lang nalaman, nung magaling ko pala sumayaw. So parang ganon, may mapag-uusapan muna kayo. Okay? So kung siya naman po ay mahilig mag luto-luto. Uy, grabe, parang ang sarap ng niluluto mo. Hi, Mare. Hi, friendship. Or hi, classmate. Grabe, parang ang sarap ng niluluto mo nung nakita ko sa post mo. Mga ganun. Kung ano yung hilig niya na pinapost niya, yun yung una niyong pag-uusapan. Okay? Tapos, syempre, paano mo na maipapasok yung form na tinatawag? So ako, ginagawa ko, ay, talaga ba? Tapos, parang may nakita ko doon, kasama niya, anak niya,
Nakita ko sa ano mo ah, kasama mo, anak mo ba yun? Malalaman mo na ngayon ilan yung anak niya. Ay, ganun ba? Anak mo ba yun? Ilan na ba yung anak mo? Okay? Tapos, ah, okay, saan yung asawa mo? Diba, natanong mo na, asan na yung asawa niya? Diba, chismosa ka, charot? So, hindi. Kumbaga, parang ano, hindi naman yung parang nag-i-interrogate ka. So, basta, alam ko, madidiskartehan mo yan. So, nung sinabi niya na, ay, ayun, yung asawa ko nag-work. Ay, ganun ba? Eh, ikaw, anong pinagkakaabalahan mo? Ako, nandito lang sa bahay, nag-aalaga sa mga anak ko. Boom! Ibig sabihin, nasa bahay lang. Okay? Ibig sabihin, kailangan ng pagkakakitaan kahit nasa bahay lang. Imaginin mo, nakuha mo na yung family background niya, occupation niya, kasi nasa bahay lang, walang trabaho. So, sabi nga, know your enemy. Pag magpa-prospecting ka, know your enemy. So, then, eto na. So, ibig sabihin, nasa bahay ka lang, oo nga eh. Actually, naghahanap talaga ako ng pwede kong extra income kahit nasa bahay lang. Ay, ganun ba? Eh, eto na, tatanungin ka na ngayon. Eh, ikaw. Di ba, syempre, tinanong mo siya, tatanungin ka din nun. Ano na yung pinagkakaabalahan mo? So ako yung sinasabi ko, wala lang, eto, nag-resign na ako sa trabaho, pero nandito lang ako sa bahay, kumikita ng 10,000 to 30,000 per week. Huh? Talaga? So, syempre, yung kausap mo, maku-curious yan. Pero, eto, tatanungin ka niya, hala, talaga, paano yan? Ano ba yung negosyo na yan? Alam mo, wag mo agad sasabihin. So, kunwari, eto, ay, ganito kasi, mayroon kasi akong business meeting ngayon. Okay lang ba? Tatawagan muna kita, tatawagan kita later. Kasi, hindi ko na malayan, anong oras na pala, mayroon kaming meeting. So, eto na, sasabihin niya, ay, ganun ba? Pwede mong kunin na yung number niya. Pwede ba makuha yung number mo, mamaya tawagan kita. Ganun. So para, yun na po yung message. Ah, sige! Sige, May, tawagan mo ko ah. Yun, ang tinatawag na pagpa-prospecting. Hindi ka muna mag-share agad. Okay? Ipapa-excite mo muna yung kausap mo. Okay? So dahil po dyan, so syempre, yung mga sesyuran mo ng negosyo, kailangan nakalista yan. So meron tayong tinatawag na prospect list. Okay? Prospect list na tinatawag. So, dito, negosyante ka na. Kailangan organize ka na. Yung mga negosyante nga, yung narinig nyo ba yung kwento ni Press na yung hardware, may-ari ng hardware, sila nga, may listahan sila ng pako, ng simento. Ikaw, ano yung nilalagay mo sa listahan mo? Siyempre, tao. Kasi ang ating negosyo ay tao. Okay? Ililista mo ngayon yung mga taong gusto mong sesyuran ng negosyo. At, okay, kailangan 1 to 100 yan. Okay? So, sabi nga, isa nga lang, dalawa, tatlo, di ba? Parang nahihirapan ka, pero sabi, hello, 100. Paano yun? So, kailangan po 100 na list. Imposible naman na wala kang 100 na kakilala. Diba? Meron ka kakilala na 100. So, saan mo po yan makikita? Diba? Siyempre, meron kasi tayong tinatawag na warm market and cold market. So, yung warm market, ito po yung mga case system mo. Okay? Ano po yung case system? Kapamilya, kamag-anak, kaibigan, okay? Kaklase, kapitbahay at kabit ng kapitbahay mo, charot. So, joke lang. Hindi. Okay? Basta may K. Wag lang yung katikati, ha. Okay? K system. And syempre, cold market, ito naman yung mga hindi mo kakilala. Totally stranger. Okay? Excuse me. So, dahil dyan,
Meron po kasing classification ng mga kakilala natin, okay? So, yung una is yung tinatawag na class A. So, yung mga class A, ito po yung merong man. Ano po yon? May money, may authority, and may network. Okay? Yung money, syempre, yan po yung mga, sabi nga, class A, mga positive na positive. So, hindi po positive sa COVID, ha? Ibig sabihin, positive sa negosyo. Positive, willing mga kapital. At pag negosyo, alam nila na may kapital. Okay? So, merong money. May authority, ibig sabihin, kumbaga sa kung anumang profession ang meron siya, alam mo yun, sigurado na kayang-kaya niyang gawin, at the same time, may network, maraming kakilala. Okay? So, yan po yung tinatawag na class A. So, ang example po niyan, mga businessman, okay? Meron din pong mga OFW na talagang pag nasharean mo ng negosyo, di ba? Talagang igagrab nila yung opportunity. And syempre, meron tayong tinatawag na class B. So, ano naman po yung class B? Yan naman po yung mga positive na negative, negative na positive. So, ano po yun? Positive, gusto sa negosyo. Negative, walang pang kapital. So, ang example po niyan is yung empleyado. So, ako po yan, class B. Gustong-gusto ko talaga ng negosyo, pero wala ako that time agad na pangkapital. Pero, willing talagang gumawa ng paraan. Okay? Merong mapagkukunan ng kapital. Okay? At sabi nga, meron pa tayong tinatawag na class C. Ito yung mga kakilala mo na negatron. Yung lahat na lang ng alukin mo, negative sila. Ang malupit pa niyan, negative pa kasi wala pa silang pangkapital. 'Di ba? So meron 'yan mga kakilala mo. Pero sabi nga, huwag mong iismulin ang class B at C. Kasi diyan po lumalabas si agila, okay? Kala mo kung ano yung lumabas eh, di ba? Diyan po lumalabas yung mga agila. Pero di ko naman sinasabi yung class A. Sa class A din, grabe, okay? So dahil diyan, yung 1 to 100 mo na person, ito po ang tinatawag na prospect list. So kailangan po ililista mo sila. So, kailangan, syempre, may pangalan. Grabe, sasabihin mo, upline. Grabe, may share-sharean ako ng negosyo. Si ganito, si ganon, yung aking, walang pangalan. Alam mo, pag walang pangalan, yung prospect mo, ang tawag dyan, suspect. Diba? Sino ba naman na share-sharean mo na walang pangalan? Tama ba? Yung nandun po sa amin sa kabilang kanto, patay tayo dyan. Di ba? At syempre, kailangan may contact number. Kasi bakit? Excuse me. Kailangan may contact number kasi hindi naman lagi online ang iyong prospect. Okay? Napaka-importante may contact number. So, then, kailangan may location. Ito pa. Hindi mo alam kung taga saan yung prospect mo. Sasabihin mo, upline, si Aling Nena, taga kabilang bayan. Saan yung bayan na yon? 'Di ba? So kailangan merong exact na location. Taga Batangas ba yan? Taga Baguio ba yan? Taga Quezon City ba yan? Kasi bakit? 'Di ba? Lalo na ngayon, meron tayong offline na, may mga big one na tayo. Imaginein mo, kung hindi mo nalagay yung location ng iyong prospect, paano kung meron palang event doon malapit sa kanila, hindi mo alam yung location niya. Sayang, pwede mo pala siyang papuntahin doon para maka-attend. Okay? So, napaka-importante namang location. Then, yung classification, yung sinabi ko nga po kanina, yung A, B, and C. Okay? Then, remarks. So, dyan sa remarks, ilalagay mo kung ano yung status niya. Okay? For example, ayan, nasa travel. Okay? So, yan po yung gagawin mo. And,
Sabi nga, saan daw ba makikita yung prospect? Siyempre, makikita yan sa phone book mo, sa family tree mo, and siyempre sa Facebook mo. Imagine mo, ilan ba friends mo sa Facebook para hindi ka makapag-provide ng 100 na kakilala. Diba? Upline! Ang sinabi ng upline mo, ilan na yung prospect mo? Upline, 50 pa lang. Talaga, 50 pa lang? Ilan ba friend mo sa Facebook? Baka nga 5,000 na. Okay? Tapos 100 katao, hindi ka makalista. Tapos meron pa ito. Pinapagawa ng prospect list. Ay, grabe upline, 100 lang ba? Naku, upline, dodoblihin ko yan, gagawin ko 200. Diba, niyayabangan ka pa eh. Tapos, nakatingin sa... Tapos, ito yung malupet. Pagtingin mo sa prospect niya, wala pa talagang 100. Diba? So, dyan naman po makikita yan sa Facebook, sa yearbook. So, para malista mo. So, bakit kailangan ng prospect list? So, sabi nga, kailangan nakalista yung mga gusto nating share ng negosyo. Kasi kailangan nating very organized pagdating sa pagnenegosyo. Okay? Then, ang tip po, pag magpo-prospecting ka, sabi nga, lahat ng nakikita mong tao, for example, lumabas ka, prospect yan. Ibig sabihin, everybody is a prospect. Okay? And, prospect as you go. Kaya napaka-importante nang meron kang flyers na dala. Kahit saan ka mapunta. Punta ka sa mall, punta ka sa MRT, punta ka kung saan, sa palengke. Okay? So, meron pong announcement. Okay? So, kanino po yung Yamaha 924 OVD Mio? Mio to, no? Pwede pong papuntahan muna. Baka wala... Wala na po yung iyong, ano, motor. Kanino po? Ay, okay. Ay. Okay. So, ayun. So, dahil dyan, so, yun na. So, kailangan mo may flyers ka, ha? So, di ba may flyers, pwede pong bumili doon sa taas para every time na aalis ka, kailangan, may mabibigyan ka ng flyers. Kasi lahat yan, pwede mo maging prospect. Baka nga, yung nakakasalubong mo sa kanto, yung nakakasalubong mo sa mall, pwede mo yan maging business partner. Okay? So, ayun. So, dahil dyan, next na po. Siyempre, yung mga shasharan mo ng negosyo, hindi lang yan basta nilista mo. Upline, meron akong 100. Nilista mo lang. Okay? Nilista mo lang. So, syempre, may next na gagawin yan. So, eto ah, ang paggawa ng prospect, okay? Ang paggawa po ng prospect, hindi po yan aabutin. Pinakamatagal na po, 3 days. Pag sinabi ng upline mo, ma'am, gawa ka na ng prospect list. Okay? So, syempre, tuturuan ka naman yan kung paano gumawa ng prospect, yung sinabi nga kanina. Okay? Then, kapag gumawa ka, wag naman po yung pinapaabot mo ng 2 buwan, 1 taon, upline. Pag tinanong sa'yo ng upline mo, nasan yung prospect list mo? Upline, nasa bahay. Imaginin mo, yung bahay mo nagpo-prospect list. Ha? Tapos, makikita na naman kayo ng upline mo. Nasaan na yung prospect list mo? Upline, na iwan ko sa locker ko sa ano, sa trabaho. Doon ba nagpa-prospect list? Di ba may ganyan? Kasi bakit ako yan, hindi ikaw? Okay? Dati, lagi akong tinatanong, nasaan ang prospect list mo? Upline, no, nagpalit kasi ako ng bag. Nakalimutan ko. May ganun pa. Pero ang totoo, wala ka namang prospect list. So, ang kailangan mo kasi, susundin mo siya. Kasi ito yung mga paraan para makita mo yung mga tamang tao na masasama mo dito sa negosyo at pwedeng makatulong sa'yo para umangat ka. Okay? Then,
invitation na yung sunod. So, kailangan yung mga nasa prospect list natin, ini-invite natin yan. So, sabi nga, pag mag-i-invite ka, apply the kiss rule. Upline, grabe ka naman, kikisan ko talaga. Baka sabi nyo, kikisan ha. Hindi po yan yung kiss talaga ha. Dahil baka masapok ka pag kinisan mo yung prospect mo. Lalo na kung may asawa yan, okay? So, yung kiss rule na tinatawag, ito po yung keep it short and simple, sometimes secret. So, ibig sabihin, pag mag-i-invite ka, kailangan short lang. At minsan talagang secret pa talaga yan. Okay? Hindi mo lahat, excuse me, hindi mo lahat isasabihin na kung ano yung negosyo mo. Mag-i-invite ka pa lang ha, hindi ka pa magpe-present. Okay? So, sa pag-i-invite, kailangan mo din gamitan ng form. Okay? Kasi, sabi nga, hindi mo naman, sa pag-prospect mo, kung hindi mo nakuha lahat agad yung information niya, so pag in-invite mo, pwede mo pa rin hihingian din ng kanyang information. Okay? Then, yung pag-i-invite, doon na po magse-set ng appointment. So for example, yung kanina, yung to be continued ng ginawa ko kanina ng pagpo-form, okay? Pagpo-prospect. 'Di ba? Yung kakilala ko, hindi ko pa sineran ng negosyo. Sabi ko mamaya tatawagan ko siya. So ito na. Tinawagan ko ngayon. So ang sabi ko sa kanya, "Hello, mate. O 'di ba tinatanong mo yung business na meron ako? Actually, okay? Meron kasi kaming business presentation. O, di ba? Doon mo na siya i-invite. So, hindi agad-agad. Pwedeng next day. So, wag mong iaano sa kakilala mo na atat ka na sharean mo siya ng negosyo. Okay? Kasi lalong mawawala yon. Okay? Wag ka masyadong atat. Kasi pag agad-agad, sharean mo siya ng negosyo, lahat yan, ang thinking ng mga kakilala natin, pagkakakitaan nila tayo or pagkakakitaan mo lang sila. Parang ganun yung thinking. So, kailangan iseset mo siya ng appointment. Sasabihin mo, tamang-tama, meron tayong business presentation. Okay? So, willing ka ba umattend para malaman yung buong details ng business na meron ako? Gusto mo bang kumita ng ganun din? Kahit nasa bahay ka lang, ipapa-curious mo siya, okay? So, meron kasi tayong tinatawag na art of invitation. So, di ba? Ikaw nga dyan eh, ma-arte ka. Siyempre, yung pag-i-invite may art din yan, di ba? So, art of invitation, yung una is yung tinatawag na direct approach. So, ano po ba yung direct approach? Siyempre, ito na po yung diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Ang alam niya, kaya mo siya ini-invite, kasi negosyo. Okay? So, yun po, direct approach. So, pwede mo po yan gagawin sa mga businessman na, mga class A. Okay? So, alam niya talaga na negosyo yung kanya, yung inaalok mo sa kanya. Okay? Next, third party approach. Ito na. Upline, ano ba yan? Party, third party. Ano yan? May kalaguyo ba? Charot. So, hindi. Okay? Hindi po yan yon. So, yung third party approach, gagamit ka ng tao. In short, manggagamit ka. Charot. So, joke lang. So, yung third party approach, ito yung sabi nga, parang may ipapa-curious ka. For example, meron kang kumare. Okay? Pupunta ka sa kanila, pero siya yung target mo, yung kumare mo ha. Pero ang hahanapin mo yung kumpare mo. Eto, 'di ba? So, for example, pupunta ka dun sa bahay nila. Sasabihin mo, "Mare, nanyan ba si pare?" Kasi
meron akong iaalok sa kanya. Diba, syempre, magtataka yung kumari mo. Anong kailangan nito sa, ano, sa asawa ko? Baka mamaya, may relasyon sila, charot. So, joke lang. So, eto kasi yan. Grabe, parang may nakaka-relate. Joke lang. Okay. So, syempre, yung kumari mo, mako-curious, okay? Mako-curious siya. Nang sabi niya, bakit may nanap si kumpare? So, kasi meron akong iaalok sa kanya na negosyo na pwedeng kumita 10,000 to 30,000 per week. Imaginin mo, keep it short and simple, sometimes secret. Ganun lang muna. Okay? So, syempre yung kumari mo, hala, bakit si kumpare pa ang iyong hinahanap? Nandito naman ako. Eh kasi, ang alam mo sa kumari mo, negative yun. Diba? Eh kasi mare, kaya si kumpare yung hinahanap ko. Kasi, alam ko, magugustuhan niya to. Eh kasi, ikaw kasi busy ka lang dito sa bahay. Diba? Ganon-ganon, no? So, eto na. Sabi ng kumari mo, ang mas maganda, kami na lang isama mong dalawa. O, oh, 'di ba? Nakuha mo na si kumpare, nakuha mo pa si kumare mo. 'Di ba? Dual purpose. Okay? So 'yan po 'yung tinatawag na third party approach. Gagamit ka ng tao pero siya 'yung talagang target mo. Okay? So, ang next po natin is 'yung tinatawag na opinion approach. So 'yung opinion approach, ito naman po 'yung okay? Yung meron kang tao na hihingian mo ng opinion sa negosyo mo. For example, tsahin mo. Okay? Ito yung mga example. Yung tsahin mo ngayon, siya talaga is magaling sa negosyo. At alam mo, pag inalok mo siya dito sa negosyo mo, magugustuhan niya. Kaya lang yung iyong tsahin or yung tita mo, masyadong busy. Hindi mo siya mapasama sa mga presentation dito sa office, mga ganon. So, ang gagawin mo, eto. Sasabihin mo sa tiyahin mo, tita, meron kasi akong nakitang magandang negosyo. So, dahil alam ko, ikaw talaga yung magaling sa negosyo, gusto kong malaman yung opinion mo. Okay lang ba, samahan mo ako sa office? Okay? Samahan mo ako sa office. Pag nagustuhan mo, magjo-join ako. So, syempre, meron na kayong usapan niya ng upline mo. Kunwari, hindi pa ka pa member. Upline, alam po ng chain ko, hindi pa ako member ha. Huwag mong sasabihin, huwag mong anuhin na member na ako. Kasi ang alam niya, hindi pa ako member. Okay? So, dahil nga, sinama mo yung tita mo dito sa office, grabe. Yung dating negative din sa ganitong negosyo na tita mo, alam mo ang sabi niya, grabe, bakit ngayon mo lang yan sinabi sa akin? Imagine mo, ang ganda pala ng negosyo. So, yung tita mo ngayon, napa-join mo na din. Diba? So, relate po ba? Diba? So, nanay mo, grabe talaga. Congratulations po sa iyong mother. Okay? So, yun po, pwede mo pong gawin. Yun po yung tinatawag na opinion approach. Okay? So, next is, eto na. Kidnap approach. Yan. Sino po yung mga kidnapper dito? Itaas yung... Okay, mga kidnap. Yo, di ba meron tayong mga kakilala? Itong kidnap approach, gagamitin mo lang to sa mga ka-close mo, or sa asawa mo, or basta sa talagang kakilala mo na kahit kidnapin mo is magkaibigan pa rin kayo or magkakilala pa rin kayo, okay? So, wag mo tong gagawin sa hindi mo kakilala ha, kasi baka masapok ka, okay? So, for example, asawa mo. Asawa mong negative. Yan, sino po may asawang negative dito? Yan. Maraming mga asawang negative.
So ang gagawin sa mga negative na asawa, okay? Itabi! Itabi sa basurahan. Huwag ilagay sa basurahan, ha? Okay? So ito yung gagawin mo. Kunwari, maglalambing ka sa asawa mo. Grabe, honey. Grabe talaga. Honey, okay lang ba? Dahil medyo okay yung aking schedule ngayon, pwede ba tayong mag-date? O, di ba? Nag-ano ka na ng date? So, magde-date kayo ngayon. Pero ang malupit, dadalhin mo pala siya dito sa office. At ang gagawin mo, paupuin mo sa unahan. Yung hindi siya makakalabas. Yung hindi siya makakatayo. Kasi mahihiya na siya. Pero galaiting galaiti na yon. Okay? So, syempre, yung asawa mo or kakilala mo, kahit inis na yan, wala siyang magagawa. Pero, yung palang asawa mo, okay, tawag dito, nakikinig pala talaga sa negosyo. At nakita niya, maganda pala yung sinalihan mo na negosyo. Tang malupit. Grabe, nag-join din siya. O, di ba? Member mo na siya. Okay. Ayun! Di ba? Congratulations! Member mo na siya. Tapos, ang malupit, nag-multiple accounts pa. Okay? Di ba? So, meron pong ganyan kasi akala mo, naiintindihan mo na yung negosyo, pero siya pa pala yung mas nakakaintindi. Kasi, nag-early retirement siya. Okay? So, ayun po. So, kidnap approach. So, okay lang po yan gawin mo sa mga kaklose mo, ha? So, meron naman po tayong mga kakilalang ganyan. Okay? Then next, eto na, sa FB or sa Messenger. Pwede kang mag-invite sa FB or sa Messenger. So, kagaya na, di ba nagpo-post tayo online? Then, syempre, ang kailangan mong gagawin dyan, pag nag-i-invite ka, tawagan mo na. Tawagan mo na, wag lang yung pa-chat-chat kasi, ano, hindi kayo magkakaintindihan. Okay? So, invite mo na siya, tawagan mo na siya, ma'am, sir, meron kaming business presentation dito. Okay? Sa head office, punta ka. Sa mga ganun. Okay. So, ang tip po sa pag-invite, kailangan invite over and over and over again. Huwag kang magsasawang mag-invite. Imaginin mo, nag-invite ka, eh yung in-invite mo pala, hindi Pilipino. Indiano. Diba? Nang Indian. Tapos, ayaw mo na agad. Isa pa lang na i-invite mo, ayaw mo na. Eh di wow. Sabi nga, invite dapat ng invite. So, hindi naman lahat ng i-invite natin ay gusto. Okay? Yung mga ibang ini-invite natin, maraming dahilan. Minsan, sumakit yung ulo ko, sumakit yung bewang ko, sumakit yung tuhod ko, sex bomb. Okay? Lahat na sumakit. O, di ba? Pero, ang sabi nga, kailangan mag-SW4 next. So, ano po yun? Sabi nga, some will join, some won't join. So what? Someone's waiting somewhere out there. Wow, kanta eh, no? Someone's waiting. You are deserving. Next. Ganun. Next ka lang. Kasi, kung ayaw nila, di ba? May mga in-invite ka. Ayaw. Tapos, sa kakaayaw-ayaw nila, ayaw mo na din. Eh di wow. So, syempre, kung ayaw nila, ang hahanapin mo, yung may gusto. Okay? Then, so, tip din po, pag mag-e-invite ka, huwag mo muna sasabihin yung kapital. Baka kasi ito na yung sinabi mo. Nag-present ka na. Sabi nga, mag-i-invite pa lang. Hindi magpe-present. Kasi, sabi nga, okay? Huwag mo, kahit pilitin ka, huwag mong sasabihin yung kapital. Huwag mo din sasabihin kung anong company. Kasi pag sinabi mo na kung anong company, isi-search na nila yan sa
Facebook or i-search na nila yan online. At alam mo ba, minsan, meron tayong mga na-invite nung sinerge nila, di ba tayo po kasi, sabi nga, tayo ay transparent. Ang company natin, transparent. Marami po silang makikita sa online na negative comments. Tama? Meron po. Pero sabi nga, transparent tayo. Ang sabihin mo sa iyong in-invite na kapag sinerge nila sa online, kapag nakita nilang may negative, sasabihin mo ganito, "Ma'am, ang company po namin ay transparent. Mas kabahan ka kung puro magaganda ang nakalagay dyan. Kasi tinatago nila yung mga negative comments." Okay? So, minsan kasi may ganun, nakita lang nila, nabasa lang nila, pinapakinggan. Diba? Pero, mas maniniwala sila dito kapag nandito na sila. Okay? So, yun po yung pwede mong sabihin sa iyong mga prospect. Okay? Mga invites. Then, syempre, pag in-invite mo na yan, sinet mo na ng appointment, ang sunod na po dyan is presentation. Kailangan mo ng presentahan. Okay? So, kung hindi ka naman marunong pang mag-present, okay? Okay lang yan. Kasi meron kang upline. So, ang sabi nga, ang gagawin mo lang pag bago ka, mag-prospect, mag-invite ka. Hanapan mo si upline ng kakausapin. Ikaw ang magbigay, pero kasi tutulungan ka ni upline para i-present yung negosyo. Okay? So, di ba, meron tayong offline and online presentation. So, dito, sa office, offline. Okay? Then, meron tayong mga presentation sa online. Katulad po ng nag-pandemic, di ba, bawal lumabas sa mga Zoom, sa mga Google Meet. Yun yung ginagamit online. Then, so, syempre, kapag ikaw magpe-present ng negosyo dahil negosyante ka na, be presentable. So, alam niyo po ba? Grabe. So, siyempre, sabi nga, negosyante ka na, hindi po pwede na makikipag meet ka sa iyong client, nakasando ka lang, nakashort ka lang, nakachinelas ka lang. Okay? So, hindi po pwede yun. Negosyante tayo. Ang ating inaalok ay multi-billion business. So, makikita yan sa'yo. So, pag, kasi nga, first impressions last, pag nakita, talaga ba, nagne-negosyo ka? Diba? So, parang ganon. Okay? Then, syempre, meron tayong mga types of presentation. Yung una, yung table talk. So, one-on-one presentation. Okay? Tawag doon, pag one-on-one, yun po yung table talk. Then, meron tayong home party. Ito naman po yung 3 to 4 person. So, yung home party, ginagawa po yan sa mga bahay-bahay. Okay? Di ba? For example, meron kang bagong pay-in. Okay? Or bagong member. So, di ba? Ang home party kasi, doon is maglo-launch ka sa bahay nila ng business niya. So, yun yung home party. Okay? So, ang ginagawa kasi dyan, after 1 week or after 3 days, depende sa inyo, dapat magpe-present kayo ng negosyo doon sa kanila. So, minsan, pag mag-home party, para may invite ka, kasi ang ano naman po ng home party is yung, yun nga, makilala ng pamilya mo, ano ba yung negosyong pinasukan mo? Isa yon. Then, sunod, para yung mga nasa paligid mo doon sa inyong lugar, malaman na meron ka ng ganitong negosyo, i-invite mo sila. Pero, syempre, kapag ang mga kakilala natin, sasabihin natin negosyo, di ba hindi uma-attend? Ito ang sasabihin mo, may kainan sa inyo. Ewan ko na lang kung hindi a-attend talaga yan. Di ba? May birthday sa amin, birthday ng ganito, tara punta ka. Di ba may pumupunta? Pero hindi niya alam, may presentation. Okay? Then, next yung big one. So, ito, ginaganap sa office, ginaganap po sa mga McDonald's, Jollibee. So, pwede rin po yan. Okay? Then,
Mega sisel, ito naman po, yung mega sisel, ang mga speaker po dyan, mga top earners, mga millionaires club, okay? So, yan po yung mega sisel. Then, syempre, dito po sa ano presentation, kailangan, di ba, meron kang tinatawag na calendar of activities. So, napaka-importante, di ba, una, prospect list. Kailangan din may calendar ka of activities kasi dito mo ilalagay, okay? Dito mo ilalagay yung mga schedule ng training, ng presentation nyo, and even yung mga schedule ng appointment mo sa mga iyong mga in-invite ng iyong mga clients, okay? So, napaka-importante na meron kang calendar of activities. Pag wala ka niyan, hindi ka negosyante, okay? Kasi yan po yung ano mo eh, yung tawag doon, yan yung mga, nakalagay dyan yung mga schedule mo. Pag wala ka niyan, wala. Wala ka talagang activities. Kasi kung kailan lang gustuhin mo, okay? Then, eto na. So, ang tip, pag nagpe-present, sabi nga, dress, talk, act, and think like a millionaire. Okay? So, dapat, yung dress naman, yung damit mo naman, hindi naman kailangan mamahalin. Kahit yung mga pang-ukay-ukay, pwede na yan. Okay? Then, talk. Dapat yung naririnig niya sa'yo is mga positive, is talagang, dito sa negosyo, alam niya na grabe, pwedeng-pwede talagang magtiwala sa'yo. Kasi sa pagsasalita mo pa lang, sigurado ka na na dito magbabago yung buhay niya. Okay? Then, syempre, act. Syempre, hindi po pwede na multi-billion business natin, pero yung ginagawa mo naman is hindi naayon sa kung ano yung nakikita niya. Okay? Then, think like a millionaire. So, bawal dito yung poor mindset. Dapat rich mindset po tayo. Okay? Then, sabi nga, but never spend like a millionaire. So, kahit nangyayari na sa'yo yan, don't spend like a millionaire. So, and syempre, ito pa ang kailangan. Dapat 3 to 5 talk a day. Dapat sa loob ng isang araw, meron kang napepresentahan or meron kang nakakausap 3 hanggang 5. Araw-araw yan. Okay? Kasi pag isa lang, power. Kasi ganito yan. For example, sabi ni Upline, 3 yung kailangan mong kausapin, 3 yung kailangan mong mapresentan isang araw. Eh, nakadalawa ka lang ngayon. So, may backlog ka na isa. So, sa next day, dapat 4 na. Ganun yun. Okay? So, yun po yung sa presentation. And, syempre, nag-prospect ka na, nag-invite ka na, na-presentahan na. Syempre, tatanungin mo ngayon, Upline, nakapag-prospect naman ako, nakapag-invite naman ako, na-presentahan ko naman. Kaya lang, ang malupit, hindi pala na-close ng deal. So, yung pang-apat, closing the deal. So, huwag kang mag-alala. Ang gagawa din pa naman yan is yung upline mo. Okay? Closing the deal. So, ang kasama mo dyan, syempre, yung sponsor mo. And kailangan, i-apply pa din natin yung form na tinatawag. At yung ABC rule. So, alam mo ba, napaka-importante ng ABC rule. So, ano po yan? ABC rule, yung A, advisor. Yung B, yung bridge. Yung C, yung client. So, si A, yan po yung upline mo. Okay? Then, yung bridge, ikaw yan. Tapos, yung C, syempre yung client. So, ang gagawin mo, kailangan, bago pa magkita sila ng client mo at ng upline mo, tinitiap mo na yung upline mo sa client mo. Baliktad ah, dapat hindi yung client yung tinitiap sa upline. So, meron kasing ganyan, upline,
Grabe, yung client ko, mayaman to. Magsasampung account to, upline. Galingan mo ah, ganun pa yung sinasabi mo. Diba? Tigas eh, no? So, dapat hindi. Dapat kung gusto mong papakinggan ng client mo, yung upline mo, siya yung ititi up mo. Kahit ano pa yung upline mo, kahit yung upline mo is hindi nakapag-aral, hindi nakatapos, basta upline mo yon, siya ang ititi up mo sa client mo. Okay? Para kung ano yung sasabihin ng upline mo, pakikinggan ng client mo. Okay? Yan yung tinatawag na ABC rule. So sabi nga, no. So hindi naman lahat ng nasasharean natin ay gusto. Okay? Sabi nga, yung no doesn't mean never. No means not now. Hindi pa sa ngayon, hindi pa siya ready. Pero, ang sabi nga, ang meaning ng no, next opportunity. So marami pa dyan, hindi lang siya. At pag ikaw may nakausap ka, or may napresentahan ka, may na-close ka ng deal, pero hindi pa siya okay, or hindi pa siya ready ngayon, alam mo ba, ang tawag doon, tanim-tanim. Magtatanim ka kasi bakit? Sa susunod, aanihin mo yan. Hindi naman porket hindi siya nag-start ngayon, ay ayaw niya. Hindi pa lang siya prepared. Okay? So, alam mo ba, pag kayo nag-build na ng relationship, kahit ayaw niya pa ngayon, pag ready na yung client mo na mag-start ng negosyo, ikaw ang unang-unang hahanapin niya. Kaya huwag kang magagalit kung hindi pa siya nag-join. Baka mamaya, nung hindi siya nag-join, naku, mamatay kang dukha. Diba? Ginanon mo pa, no? Tapos sinabi mo, huwag kang dadaan sa tapat ng bahay namin. Titirahin talaga. May ganun ka pang effect. So, syempre, imbis na mag-join na yung client mo, alam mo ba, sa iba na nag-join, hindi sa'yo. Kasi nagalit na sa'yo. Okay? So, wag kang magagalit sa ano mo sa client mo kung ayaw niya. Okay lang 'yon. Sige, Mars, okay lang. Dahil tinatry lang naman kita. Dahil ayaw mo, edi junk ka na lang, charot. So, joke lang. Then next, okay? So, kailangan pala number 5 ipa-follow up mo. So, ito hindi kasi agad-agad, ulitin ko, hindi agad yung nakakausap natin mag-i-start, okay, as in, on the spot. So, yung mga nagpa-franchise sa atin, nakukuha natin yan sa follow-up. So, kailangan marunong ka din mag-follow-up. So, meron tayong tinatawag na 48 hours rule. So, ano yun? Bakit 48? Kasi 48 hours lang po yung excitement ng client mo simula nung nakausap mo siya. Kaya dapat sa 48 hours na yan, na-follow up mo siya. At dapat, pag nagpa-follow up ka, dapat makulit. So meron kasi dito, ayaw niyang kinukulit yung client niya. Ayaw niyang kinukulit yung napresentahan. Dapat makulit ka kasi bakit? Minsan doon yun nakukuha. Di ba minsan meron tayong mga client kasi ito eh, yung sponsor ko, grabe. Inaraw-araw ako, kinulit-kulit ako. O di ba? E pag hindi mo kinulit, kung ayaw talaga niya mag-join, hindi talaga mag-join yan. Kaya kulitin mo na, baka doon pa mag-join. Okay? So, next, sa pagpa-follow up, dapat be excited. Baka nag-follow up ka. Hello, ma'am. Kamusta? Kailan ka mag-join? Grabe, excited ka na nun. Grabe talaga yung excitement mo, di ba? So, syempre, pag nakita ng client mo na hindi ka excited na siya ay mag-join at pag pinalo up mo siya, ganun ka mag-follow up, hala, parang di naman excited to. Ayoko na nga mag-join. Diba? So, kailangan excited. At, sabi nga, pag magpa-follow up,
kailangan 95% call. Tawag talaga. O kaya kung pwede nga, puntahan mo sa bahay. Diba? Pwede mong puntahan. Pwede mong tawagan. So, wag lang po yung chat at text. Kasi hindi mo alam, baka antay ka ng antay ng reply. Tulog pa pala, o kaya bukas pa mag-reply. E pag tinawagan mo, diba, pag tinawagan mo, makakausap mo, malalaman mo agad kung mag-next ka. Diba? So, yun po, pag nagpa-follow up, wag ka din na bagong gising. So, malalaman niya ng client mo kung magpa-follow up ka bagong gising, mahahalatayan kahit hindi kayo magka-nakikita. Okay? Then, napaka-importante, pag nagpa-follow up ka, kailangan nga, di ba, excited, galaw-galaw ka. Kung pwede nga, maglakad-lakad ka habang kinakausap mo siya. Hello, ma'am, grabe talaga. Excited na ako na maging business partner ka namin, ma'am. Kamusta? Start ka na ba today? Now na ba? Mga ganun, di ba? So, kailangan excited. Kasi, mas nakukuha ang franchisee sa pagpa-follow up pag excited ka. Okay? Then, dahil dyan, so, syempre, ginagawa na natin si Unified. Nag-share na tayo ng business. Pero kasi meron tayong tinatawag na 4 pillars to success. Okay? Yung una, di ba, tinuruan ka ng upline mo. So, nag-decide ka na ito yung gagawin mo. Okay? So, kailangan mag-decide ka. Yun yung una. Then, nung alam mo na, ito yung gagawin. So, kailangan iti-take action. Kailangan may action. Hindi lang yung may natutunan ka, pero wala lang, natutunan mo lang. So, kailangan bibigyan mo ng action. Okay? Then, kapag ginawa mo na, mag-a-analyze ka ngayon, okay ba? Okay ba yung ginawa mo? So, pag okay yung ginawa mo, ituloy-tuloy mo. Okay? Titingnan mo kasi kung effective ba yung ginawa mo. Pag okay, ituloy-tuloy. Pag hindi okay, mag-a-adjust. So, kailangan mabilis kang mag-adjust. Kailangan mabilis kang mag-four pillars. Huwag yung paulit-ulit mo na ginagawa, wala man lang resulta, yun pa rin at yun yung ginagawa mo. So, kailangan, pag hindi ka effective sa bagay na ganun, adjust ka talaga. Or, magtatanong ka na sa upline mo, up, yung ginawa ko ganito, pero hindi kasi siya effective, ano pa kaya yung pwedeng gagawin? So, ibig sabihin, communicate sa upline. Okay? Para malaman mo yung kailangan mong gawin dito. And syempre, sabi nga, don't forget, do it 100 times until it become a habit. Okay? So for example, prospecting. Hindi ka pa masyadong okay sa pagpa-prospecting. Lagi mo lang gawin. Kasi pag ginawa mo ng ginawa, grabe, mamamaster mo siya. Mag-invite, dati, isa lang na-invite mo, minsan wala ka pang na-invite. Pero pag lagi mo pala ginagawa at nagpo-four pillars ka, nag-a-adjust ka, grabe, mamamaster mo din siya. And syempre, yung pagpe-present. Diba? Yung iba sa atin hindi pa marunong mag-present. Pero alam mo yun, pag umaten ka kasi ng presentation, alam mo, yung presentation, training din yan eh. Training din yan. O&E, training din yan. Kaya nga, kailangan umattend ka rin sa mga O&E. Kasi sa susunod, ikaw na din yung magpe-present. Okay? Then, yun nga, tuloy-tuloy mo lang to. Ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo kasi, alam mo yun, so dati, hindi ka pa marunong mag-present, pero ngayon, kahit tulog ka, nakakapag-present.
Di ba meron ganyan? Sino po yung ganyan na panaginipan na nagpe-present siya? Actually, ako kasi yan. Alam mo yun, nagulat doon, nagsasalita na lang ako, nagtotok pa. Grabe talaga. So dahil dyan, ay, tapos na po ako. Okay? So, dahil tapos na ako, okay, so, congratulations and thank you po sa lahat. Pero, sabi nga, yung mga natutunan mo ngayon, hindi lang yan basta sinulat. Okay? Hindi lang po yan basta isusulat mo. So, kailangan i-a-apply mo yan. Okay? And syempre, sabi nga, gusto mo lumaki yung grupo mo, ganyan yung gawin mo. Okay? Kasi ako, bago ko po nakita yung mga tamang tao na kasama ko po ngayon, grabe po, hindi ko na po mabilang yung pinrospect ko, hindi ko na nabilang yung mga in-invites ko, okay? And syempre, kung may mga tao na ngayon, hindi pa sila ready na mag-join sa'yo, okay lang yan. Kasi, pag nakita nila na may resulta ka na, sila na ang lalapit sa'yo. Okay? Kaya, doon ka sa may gusto. Kasi sa susunod, grabe, sasabihin na nila paano mo nagawa. Okay? So dahil dyan, ako po, sobrang blessed kasi nandito ako kay Unified. Sabi ko, ang dami ko pa palang natututunan. Diba, dito sa negosyo natin, hindi naman to tinuturo sa pag-eempleyado na yumaman, kumita, matupad yung pangarap mo. Diba, hindi naman sinasabi ng boss mo, kapag ikaw, sipagan mo, bibigyan kita ng kotse, bibigyan kita ng bahay at lupa. Diba, hindi? Pero dito, tinuturuan tayo maging successful at matupad yung pangarap natin. And syempre, grabe, sabi nga, magkakaroon tayo ng tinatawag na time and financial freedom. Okay? And nandito po si Unified, syempre yung ating presidente, okay lang ba palakpakan po natin si Pres Emmanuel Manny Pascual na binibigyan tayo ng ganitong opportunity. Para, grabe, yung mga ordinaryong katulad natin is mabago din yung buhay. Mag-iba din po yung kanilang mindset pagdating sa ganitong negosyo. Okay? So dahil dyan, so basta, lagi nyo pong tatandaan, nandito ka na sa Unified. Sobrang blessed mo na, kaya ituloy mo, ilaban mo yung pangarap mo. At wag na wag kang bibitaw. Sa lahat po nang nandito, kung nagawa ko, magagawa mo din. Okay? So with that, once again, Irma Gura, Proud Network Builder under Team Synergy. Thank you po sa lahat and good more earnings!